isa ka bang senior citizen at nais mong i-avail ang 5% discount sa pagbayad ng tubig at kuryente? Tuturuan kita kung paano mo yan ma-avail. Panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo. Hello mga ka-vlog, saan ka mang dako sa mundo, welcome sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba pagkatapos mong mapanood ang video na to. Well mga ka-vlogs, sa dami-dami nga ba naman ng mga senior citizens dito sa Pilipinas, and ayon nga sa datos ng PSA ay may tinatayang mahigit 9 million na mga senior citizens ang nabubuhay ngayon dito sa Pilipinas. And isa nga sa kanila, or sila po ay isa sa mga priority sa programa, sa mga programa, mga benepisyo, pribilehiyo ng ating gobyerno, no? Kabilang na po dito itong mga diskwento, no? Mga discounts, 20% discount. And malamang sa malamang at naririnig na po ng ating mga senior citizens dyan na merong mga discussion or meron ng batas tingil nga sa pagbibigay ng 5% discount dito sa pagbayad sa tubig at kuryente. And alam ko marami sa inyo, no, chan na mga senior citizen na hindi pa rin naka-avail nito. Yung iba nagtatanong bakit hindi sila naka-avail, ba't ayaw silang pagbigyan ng kanilang mga water service provider or electric service provider, no? So ito, i-discuss ko isa-isa sa inyo kung paano nyo nga ba ito ma-avail, ano ba ang sinasaad ng ating batas hinggil nga dito sa 5% discount sa tubig at kuryente para sa ating mga senior citizen. Well, unang-una, sinasabi po ng ating batas na makaka-avail lamang po kayo dito sa 5% discount ng water and electric bill, mga ka-vlogs, kung ang inyong metro, no, ang metro ng inyong tubig at kuryente ay nakapangalan mismo sa inyo na mga senior citizens. So, ibig sabihin, pangalan ng isang senior citizen ang nakalagay sa metro ng tubig at kuryente. So, hindi po pwede na nakapangalan sa inyong anak, nakapangalan sa inyong husband or wife. Hindi po pwedeng nakapangalan sa ibang tao, no? Kundi sa inyo mismo, sino yung senior citizen na mag-a-avail ng 5% discount? Sa inyo dapat nakapangalan yung bill, yung metro ng tubig at kuryente. Okay? Malinaw po tayo dyan, mga ka-vlogs. Pangalawa, kinakailangan, meron kasing maximum, no? Merong limit ang pagkonsumo sa tubig at kuryente. So, ayon po yan sa batas na magbibigay ng 5% discount para sa water and electric bill. So, unang-una, sa tubig, dapat ang bill ng isang senior citizen ay hindi po lalagpas sa 30 cubic meters. So, 30 cubic meters, dapat hindi kayo lalagpas dyan. At dito naman sa kuryente, dapat hindi po lalagpas ng 100 cubic meters ang nakukonsumo buwan-buwan ng isang senior citizen. So, malinaw po tayo dyan mga ka-vlogs. 30 cubic meters for water and 100 cubic meter for electric. Yan po yung maximum na kukonsumuhin ng isang senior citizen para maka-avail sa 5% discount. Well, alam ko sa inyo, ano, magtatanong kung bakit 30 cubic meters lang sa tubig, bakit 100 cubic meters lang sa kuryente yung limit? Kasi nga, pinipresyom, no? Pinipresyom ng ating batas na yun lang talaga yung nakonsumo ng isang senior citizen. Kumbaga, kung ano yung basic needs ng isang senior citizen, yun lang yung pinipresyom ng batas.
So ibig sabihin, hindi na kasali sa sinasabi ng batas yung kinonsumo ng inyong pamilya, kinonsumo ng inyong mga anak, mga apo, iba pang miyembro ng pamilya. No, ang pinipresume ng batas ay yung nakonsumo lang ng isang senior citizen. Kaya ganun yung limit, mga ka-vlogs. So pag na-achieve niyo 'yon, no, pag nakuha niyo 'yon, yung nakapangalan sa inyo ang metro, hindi kayo lumalagpas sa limit na cubic meters sa tubig at kuryente, maka-avail po kayo sa 5% discount sa pagbayad ng tubig at kuryente. At kung nakuha nyo man ang mga requirements na yan at hindi kayo pinagbigyan ng inyong mga water and electric service provider, no, tinanggihan kayo na maka-avail ng 5% discount, maaari nyo po yung ireklamo, mga ka-vlogs, dahil meron pong kaparusahan dyan, no? Pagmumultahin po mula 50,000 pesos to 100,000 pesos ang mga sinong lalabag na mga corporate company, mga establishment na hindi magbibigay or tatanggi na magbigay ng 5% discount, and maaaring makulong mula 2 hanggang 5 taon na pagkakulong, mga ka-vlogs. Kaya ireklamo nyo kung ayaw kayong pagbigyan, ayaw kayong maka-avail ng discount na yan. But make sure, tandaan po lagi natin, 2 lang po yun, mga ka-vlogs, nakapangalan sa inyo ang metro at hindi kayo lumalagpas sa limit na cubic meters sa tubig, 30 cubic meters, sa kuryente ay 100 cubic meters. So maliwanag tayo dyan, mga ka-vlogs. So sana'y naging gabay ang video na to at naliwanagan po ang ating mga ka-senior citizen dyan. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, maaari mo nang i-click ang ating subscribe button yung nasa baba. And huwag mong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo nang i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mo nang i-comment sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!